pangarap ko lang talaga kung gumaling yung anak ko. Yan si Kuya Remboy Gabriel Alhambra, 25 years old at may isang anak. Gumigising pa ako ng alas 4 ng umaga. Bibiyahe na po. Uuwi po ako ng bandang alas 7, magluluto po para sa pamilya ko ng pagkain. And babiyahe na naman po ulit ako. Dire-diretso po yan hanggang alas 10. Minsan pag kinaya po ng alas 12. Kasi kailangan po talagang kumayod eh. Papambili ng gamot ng ni baby. Tapos sa araw-araw po namin gastusin. Sa tubig, ilaw. Tapos dito po sa inupan po namin bahay. Yung sakit niya po eh, mula pa po nung isang buwan na po siya. Kasi dire-diretso po yung hika niya nung nagpatingin po kami sa doktor. Yung sinabi na po na mayroon siyang heart disease. Yung mama namin, nakausap pa namin through call. Yung papa namin eh, wala nang pag-alam sa amin. Para sa amin, mahirap kasi first baby namin. Hindi minsan magkakarasis, hindi namin alam yung gagawin. Every time na nasa ano daan ka, minsan muntik ka ng mabangga. Ilang beses na mangyari kasi iniisip ko, paano kaya anong gagawin namin para gumaling na siya. Masakit din sa kalooban namin na nakikita namin na hihirapan talaga siyang huminga. Dahil sa sakit ng kanyang anak, ang nasabing routine niya lagi araw-araw ay nabago na. So mahirap po nun kasi unang-una, yung biyahe, rotation, babiyahe ka ngayon tapos kinabukasan, hindi ka na pwedeng bumiyahe. Mahirap po sa amin, halos hindi kayo makatulog kasi yung check-up na po nun, monthly, pero yung hika niya halos araw-araw na sinusumpong. Tapos yung ubo, halos ayaw niyang gumaling sa andami pong gamot na naibili namin. Dahil sa kakapusan, nagagawa pa rin mag-side dine ni Kuya Remboy para lang may pangtustos sa pamilya. Minsan po, pag wala akong biyahe, tinutulungan ko po yung mga pasahero na magbitbit ng gamit. Minsan nagbibigay sila para lang meron din pantustos konti. Mahirap po talaga, halos hindi po sumasapat sa amin. Minsan po, kumakasya, minsan po, hindi. Minsan po, kumakain talaga kami ng dalawang beses lang sa isang araw. Dahil sa pagsusumikap ni Kuya Remboy, isang mensahe ang naisabihin ng kanyang may bahay. Thank you sa lahat kasi kahit gaano kahirap ang buhay, makayod pa rin. Rani, anong particular na sakit ng bata sa puso? Hindi po ma-identify pa ng doktor, pero sa ngayon po, meron po silang monthly check-up lang. Medyo lumaki po kasi yung dibdib ng bata, tapos nahihirapan siyang huminga. Parang enlargement siguro. Opo, may bukol yung dito niya sa dibdib eh, nakaumbok. Okay, so hindi pa ito napapa-check up? Napa-check up po, pero hindi po masabi pa ng doktor kung anong klaseng sakit po yung meron yung bata. Kasi may kulang pa sigurong may kulang na, kumbaga, laboratory. Test, yes. Test, oo. Para malaman. Rani. Yung, nalaman po nilang may sakit yung bata, na-declare lang nung doktor, nung nag-3 months na po yung baby nila. Pero ito nga po, nagpapa-check up po sila, ang lagi lang sinasabi ng doktor, kailangan patabain yung bata. Kailangan patabain, so malnourished din. So ngayon, ang trabaho lang nila talaga, 300 to 600, ibabawas pa yun sa operator na 250. So kung 300 lang yung kinita nila for the day, 50 pesos na lang ang matitira. Tama ba to? Yes po, yes po. Madalas po kapag wala namang biyahe, yun nga po, pupunta po siya doon sa isang malaking mall, dyan po sa Fairview, tapos yun nga po yung ginagawa niya yung sideline, nagbubuhat-buhat siya. Para makakuha ng kahit papano. So itong si Rani, Tess, meron siyang rekomendasyon. Sabi mo, para makapagtinda sila. Sa terminal ito ng tricycle mismo. Tricycle po kasi po sa ang bahay po nila, doon mismo sa tabi ng terminal. Wow. Okay, maganda. Oo, parang maganda po yung pwesto. Oo, kahit anong itinda niya doon, pwedeng pumato kasi yung mga pasahero. At hindi na upa doon ng ano, pwesto, ang mahal ng pwesto. Siya, ang lapit na pala niya. Oo, sige. So, Tess, ano nito? Kasi meron siyang recommendation. Bigay na natin. Sige, Rani, bigyan mo na ng 5,000 to na puhunan para makapagsimula. Kasi nga, may sakit yung bata. Ran, itanong din natin na kung paano siya matutulungan dun sa mga test nitong bata. Mm-hmm. Kasi may mga, may PhilHealth ba sila mag-asawa? Meron po, meron po. Pero yun nga po, monthly po yung laboratory ng bata eh.
Ah, monthly. Okay. Oo, pero kasi sabi mo nga, hindi nila makita kung ano talaga yung sakit, di ba? Kailangan ng further test nun kasi... Ano talaga yung heart disease lang? O paano? Kasi maraming heart disease, Rani. Kaya nga eh. May rheumatic heart disease. Oo, diba? May enlargement. Ako romantic heart disease. Ako tsaka si Rani. Romantic heart disease yan. Romantic baboy. Ayan, doon ako papunta eh. Ah, talaga nag-plug ka pa. Magbayad ka. Bawas yan. Ano mas masarap po doon sa Gogioli eh? O sige, mag-plug ka pa po. Oy, pero ito ah, kidding aside, Ran, ano hindi natin, kung may feel health sila, tapos magtanong din tayo sa mga kakilala nating doktor, tsaka siguro sa ospital, di ba? Mm-hmm. Para matulungan sila dun sa sabi mo nga, monthly na pagpapacheck up. Kasi hindi po ninyo na itatanong, no, Rani, ang mahal magpacheck up pag puso. Mm-hmm. Oo, lalo na alam bata. Alam mo yan, lady. Yes, alam na alam ko yan. Mm-hmm. Lalo pag bata, doble yung halaga halos. Mm-hmm. Kasi nga, maliit siya, di ba? So, mas mahal ang binabayad sa doktor at saka doon sa machine. Kaya ha? Pala no, yung to the echo lady ay na pang bata, mas mahal. Mas mahal, oo. Mm-hmm. Kasi mahal. Ano yung kapatid ko po may butas din sa puso eh. Oh, di ba? Mm-hmm. Kaya mahal talaga si oo, kaya tingnan natin Rani bukod dito sa puhunan na 5,000, baka meron tayong makuhang ilang serbisyo na makakatulong sa kanila, ha? Mm-hmm. Bahala ka na dahil toka mo yan eh. Yes po. Maraming salamat po Lady I at Ate Tess at syempre sa ating Tatay Rani Ludovico.